Oh, and then isa pa masakit doon si yung si Dr. Abilix Samor, Katagi barangay ko yon, malapit na kaibigan, close na close talaga kami kasi may school ako dati sa may Bulok-Bulok, Cebula, Negros Oriental, doon din nakatira si Dr. Abilix Amor. Si Dr. Abilix Amor, palaging pumupunta yon sa school ko, East Gate Christian Academy, na may branch kami dyan sa may Santo Domingo, Quezon City, para mamimigay ng yung mga medicine ba, yung paracetamol para sa mga bata nagkasakit. Kasi ano talaga yon, Doctor of the Barrio yung ugali ni Dr. Abilix Amor. Kasama ko talaga palagi pag nag-mission kami doon sa may barangay namin. Kasi ang bait noon na doktor, parang ayokong maniwala na tutudasin talaga nila. Dahil ibinunyag lang ni Dr. Abilix Amor yung mga ginawa na mga yung pinapirma si Dr. According to Dr. Abilix Amor, imagine mo in, kasi in yung tawag niya sa akin eh. Imagine mo in, pinapirma lang nila ako ng papel, walang tambal, walang gamot. Sino naman akong luko-luko na pipirma ako, pero dahil pinilit nila akong pumirma na lang ako kasi mahirap naman kung baka mamaya siya pa yung dahilan na mabuko si Digamo sa corruption sa mga gamot kasi ang mga gamot ginamit sa medical mission ni Digamo instead na para sa Canlaon City Hospital. So, yun ang sabi ni Dr. Abilix Amor sa akin. Tsaka ako naman, parang hindi ako maniwala ba na sa klase ng pagkatao ni Dr. Abilix Amor, bibigay siya dyan or he will only yield himself to that even parang hindi ko ma-underestimate yung moral, yung virtues ni Dr. Amor. Pero ang sinabi ni Dr. Abilix sa akin na pero talagang sasabihin ko ito doon kay Governor na ayokong gumawa ng mga ganon, pipirma ng mga hindi tama. Oh, then sabi ko, di gawin mo yan. Ang nangyari doon, sinabi ni Dr. Abilix sa akin na sabihin talaga niya kay Governor dahil hindi naman si Governor yung nag-instruction sa kanya. Yung pangalan Eugene Ragay, nakamag-anak ni Governor, na siyang ginawa ni Governor Digamo na para bang yun ang trusted person direct ni Governor Digamo assigned doon sa City Hospital ng Canlaon kung saan si Dr. Abilix ang naging head doctor or chief doctor doon. So kaya nag-usap-usap kami, naghingi siya sa akin ng advice. Sabi ko, di parang medyo malinawan lahat na nasira yung pamamalakad, yung administration ni Dr. Abilix Amor doon sa City Hospital ng Canlaon City. Dahil sa yung collection, tuha lang direkta Eugene Ragay na sabi ni Eugene Ragay siya yung pinagkatiwalaan ni Governor. At saka doon nag-question si Dr. Abilix kung bakit wala man lang instruction si Governor Digamo sa kanya na ipadala kay Eugene Ragay yung kita ng ospital. So, itong yung buwan na yon, sasabihin na sana ni Dr. Abilix Amor straight doon kay Governor Digamo yung mga katiwalian na ginagawa ni Eugene Ragay at saka ng iba na mga staff doon kasi mga tauhan yon ni Digamo. If I was not mistaken, may pangalan siya binanggit na Bautista ang pangalan. Doon, and then, sabi niya na yun daw ang mga trust Digamo. So, ang nangyari doon, hindi na siya nakaabot sa pagsabi ni Digamo dahil binaril siya sa may Basak Gihulngan, Barangay Basak Gihulngan. Pinatawag siya noon para mag-testify
sa sangguni ang panlalawigan, pero hindi na siya nakaabot sa sesyon dahil doon pa lang sa may gihul nga Pastor, gibatigan, giambush siya. Pastor, nang nangangalang loko. Yes. Ayan. Sino yung nagpatawag sa kanya doon sa meeting? Sangguni ang panlalawigan po, invited siya na magsalita doon. But not the governor himself. Yung provincial board. Not the governor himself, di ba? Ang balak niya na sasabihin na talaga niya sa governor sa aktong yon, na doon na niya sasabihin yung mga katiwalian lahat. Kaso lang, hindi na siya nakaabot dahil binaril na siya pagdating sa gihulngan, sa basak gihulngan. Basak, barangay yun. Oo. At saka ang masaklap doon, dahil yung may isang pulis na ang family name doon Lugo, yun ang sinabi niya sa akin na yun ang pinag-utusan ni Digamo na babarilin yata siya kasi one time daw tinutukan na daw siya ng baril nung certain policeman na Lugo ang family niya, parang chief of police ng Canlaon City. Bago siya binaril, sinabi niya sa akin yun, doon sa may eskwelahan ko sa Bulok-Bulok, sa Sibulan. Yun ang sinabi ni Dr. Abilix Amor sa akin, na ang duda niya na dahil tinutukan siya ni Lugo, may order na si Digamo na parang patahimikin siya. Pero hindi lang natuloy kasi nasa ospital eh. Nasa loob ng ospital nangyari. Mabulabog sila. Yun ang term niya. Mabulabog sila pag doon ako tinuluyan. Pero talagang tinutukan ako ng baril. Kaya naubos na talaga yung pasensya niya. Sabi niya, i-confront na talaga niya si Governor Digamo. Kung yun man lang ang dahilan, mabuti pa'y aalis na lang siya sa pagka-chief doctor sa ospital. Pero hindi siya nakaabot ni Governor Digamo. Yun ang story kay Dr. Abilix Amor.